nagpapadala yung DNR ng cesium disease. May mga resident po nakakita na may mga usok pa rin na nanggagaling doon sa planta, nag-ooperate ng patago. Nangangamoy parang kalawang. Ano, makatasala lamunan. Mabaho po, nakakasakit po ng dibdib. Pangit po talaga sa kalusugan. Dapat wala na yan dito eh. Ano pong ginagawa ng aluminum plant yan? Bakit napunta? Mayor, binigyan niyo ba sila ng business permit? Alam ba ng mga barangay, karating barangay sa lugar na may tatayo ng aluminum plant yan? Unfiltered ko pong sasabihin sa inyo. Above the law raw po kayo. Answerable by yes or no. Marami daw po kayong goons. Magandang umaga po sa inyo lahat. A 4 ho na Oktubre, bago ho tayo mag-umpisa, ay kami ho'y magbibigyan ng special thanks doon ho sa aming mga collaborators. When it comes to public service po dito sa Pambansang Sumbungan, mas magandang kilalanin po kung sino ho'y ang mga public service partner. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagreklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ibabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agara makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Sa mga nagsusumbong ho sa amin sa malalayong probinsya, ganun po ang aming ginawa. Pinakita po namin yung mag-ama. Tatlo po sila galing sa Davao. Binigyan po ng libreng, ito ho'y hotel accommodation, ito ho'y ang aming public service partner ng Hotel Sogo. Mm-hmm. Ngayon, mga boss, ayan pong ginagawa namin. Sinisiguro ho namin walang natutulog sa labas. Sa mga nagrareklamo, dito po, gusto makaabot ninyo yung mga sumbong, bukas po ang aming Action Center. Bitag Action Center, Ben Tulfo. Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Matatagpuan po kami sa aming tanggapan po sa Ritual Center, 102 Timog Avenue. Ano mang problema, reklamo, sumbong, binibigyan po ng agarang aksyon at solusyon. May tatak po ang aming serbisyo publiko, Tatak Tulfo. Pambansang Sumbungan, serbisyo, tulong, tatak, tulfo, ipatulfo mo, ipabitag mo, pareho lang yan. Headlines. Ngayon sa Pambansang Sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Bitag Saklolo, kapitbahay namin, kinasahan kami ng baril sa pool sa CCTV. Pangakong bayad ng NGCP, hindi pa rin na ibibigay. Pobreng magsasaka mula Davao sa Bitag pumunta. Mga empleyado ng trucking company nag-inuman sa loob ng barracks. Kinabukasan, sabay-sabay tinanggal sa trabaho. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Mabigat pong responsibilidad ng isang pagiging gun owner. At hindi lang po dyan, dahil binigyan ka ng pribilehiyo magkaroon ng lisensya or binigyan ka ng license to possess firearms, hindi basta-basta kung sinong Poncho Pilato, Kulaspiro, or Kolokoy ang pwede ho magkaroon ho ng pagmamayari ng baril at pagkatapos meron ho na sinasabing license to operate a firearms. Mainit din bang inyong ulo? High blood ba kayo? Palaaway ba kayo? Huwag ka lang magbaril dahil baka, nako, pagka nakaabot sa amin, malilintikan ka. Kamakailan, nag-trending sa social media ang iba't ibang video ng mga individual na kinakasahan ho ng mga baril, kanilang mga nakakaalitan sa kalsada. Eto ngayon, sa ipatulfo mo, sa ipabitag mo,
Kay Ben Tulfo, isang kapitbahay ang kinasahan at tinutukan ng baril dahil lamang sa parking. Sino kaya itong koloki na to? Kilalanin natin. Panoorin. Kami po sana humingi ng tulong para po sa aming kaligtasan dahil po sa ang aming po kapitbahay na pinagpapantaan po kami. Nangyari po dahil sa parking po sa harapan ng aming bahay na ginagawa na po nilang talyet. Hanggang po sa naharangan na po nila ng aming gate at naging sanhi po ng aming pagtatalo. Yun po ay magpapating po siya sa harapan po ng aming gate at ako po ay kakarating na po galing sa trabaho. Tapos nang siya po ay sa akin sitahin, nagkasabutan po kami at siya po ay nanutok. Nang naglabas po ng palil at nanutok. Ano po, matulungan niya po kami. Nalayaman po. At hindi lang po panungusin siya ang ginawa po sa pagbabas na po sa asawa. Pinutuwa niya po kasi ng palil ng asawa. Nalayaan po kami magawa kasi po marami din po nagsasabi na malakas po yung kapit ng tao. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kapag kayo'y ipinatulfo, ipinabitag kay Ben Tulfo, obligado kayong sumagot. Kapag hindi, tatrabahuin namin kayo, pupuntahan namin kayo kahit magtago pa kayo sa palda ng misis nyo, sa palda ng lola ninyo, hahanapin namin kayo. Kaya pinagkaloob namin ng karapatan ng iyong marinig ang panig ninyo, sagutin nyo. Live sa ating studio, nagrareklamong ka-live-in partner na sina Arjun at Fame. Okay, Arjun Cha. Okay, si Fame. Fame ba o Fame? Fame po. O Fame. Mm-hmm. Caretaker ng bahay ang kanilang tiyahin sa Imus, Cavite, sina Arjun at Fame, ang kapitbahay nila sa Talyar, pagmamayari ni Edward Ignacio Olivares. Matagal na raw nakikipark si Edward na mga sasakyan na ipinagawa sa Talyar sa tapat ng kanilang bahay. Mm-hmm. Hindi naman daw ito problema dahil naintindihan nilang negosyo ni Edward. September 11. Pagka-uwi ni Arjun ay nakaharang ang isang sasakyan tapat ng kanilang gate. Ipinausog daw niya kay Edward ang sasakyan para makapasok siya sa bahay. Nagulat na lang daw si Arjun nang magsisigaw si Edward at bigla itong pumasok sa bahay. Paglabas daw nito sa bahay ay may sukbit ng black sling bag. Nakikita nyo, ayan. So, titingnan nyo, ma'am. Baril daw pala ang laman ng sling bag ni Edward. Sa CCTV footage nakuha ng barangay, nakitang inilabas ni Edward. Kaya ang baril, ang tingnan natin ha, sling bag. Nilabas ang baril sa kanyang sling bag. Mm-hmm. Kinasa, ayan. Andahan, labas sa sling bag. Ayan, nakikita natin, dahan-dahan. Nakapasok sa sling bag. Ang kanyang kamay, ayan. Habit-bit ang baril. Kabalandra. Simula nang magbanta si Edward, hindi na makauwi sa Imus, Cavite. Mag-live-in partner na sila Arjun at Fame. Tandaan mga boss, may gun ban tayo ngayon. Walang sino man ang pwede mag display ng firearms or bibit-bit ng firearms kapag iba ay civilian, maliban lamang kung kay police dahil may election ban tayo, gun ban. Kasama natin ngayon si Edward at ganoon din po ang si Fame. Magandang umaga sa inyong pareho. Good morning, sir. Good morning, Dave. Yung nangyari na yan, bakit nagalit siya at umuwi muna sa bahay? Pinagsabihan mo na iusod lang sa sakyan. Opo, sir. Bali, ano po kasi siya, sir. Bali, mainit na uwi yung ulo niya, sir. Tapos sabi ko, kuya, baka pwede po iusog yung ano sa sakyan. Sir. Nakiusap ka pa niyan? Opo, nakiusap pa po ko niyan, sir. Mm-hmm. Tapos sabi ko, sir, kung pwede po, iusog yung sasakyan kasi po papasok po ako. Tapos sabi niya sa akin, sir, nung naiusog niya na po, umano pa siya, sir, tawag dito, nagmura pa siya nun, sir. Tapos sabi niya, ikaw, namumuro ka na sa akin. Sabi niya, namumuro ka na. Mm-hmm. So, nang sumagot po ko, sir, na, bakit ako, sir, kuya, namumuro sa inyo, sir? Eh, wala naman po akong atraso sa inyo, sir. Sabi ko, pag-araw-araw nga ako kayo yung nakikita, sir, sabi ko, binabati ko pa ako kayo, sir. Sabi okay. Ko, okay naman kayo sa relasyon? Ano na, sir, hindi naman po kami totally nag-uusap niyan, sir. Pero binabati mo lang siya pag nakikita mo? Opo, binabati ko lang siya, sir. Parang paramdam ay kumusta, parang gano'n lang. Pero pag ano kasi, sir, pag nakainom siya,
Lagi siyang ibang usapan na okay. Pala. No? Ikaw naman, Mio, ikaw naman. Kumusta ka naman, Feng? Okay naman po, sir. Kaya lang kasi ako, sir, ngayon hindi po talaga ako makapasok. Tulad po nito, nag-aalala po ako dito kasi malayo po yung tinatravel niya. Nakikitira lang po ako sa kapatid ko ngayon. So, hindi na kayo naka-uwi sa lugar? Hindi na po, sir. Na po. Wala nang kami na, sir. Kasi kapit-bahay lang din po kasi namin eh. Makapangyarihan ba to si Edward? Kasi ano po, may time po kasi na ano na bibili po ako sa tindahan. Nakaabang po dun si Kuya Edward. Okay. Tapos yung si Kuya... Kuya Boyet. Kuya Boyet yung po. Chewing niya po. Tapos kinausap niya po ako. Sabi niya, pwede mo pag-usapan na lang natin to. Okay. Gusto mo, arregloin na lang natin 1,000 para ano, wala na tayong away. Okay, sige. So, nakipag-arreglo ka naman? Hindi po. Hindi po. So, bakit kayo nandito? Ano matutulong ko sa inyo? Nagpatulfo kayo, ha? Hindi basta tulfo to si Bitag ang kausap nyo. Yes, sir. Tandaan. Iba na pag pumasok sa Bitag. Po. Yes, po. Pag ipinatulfo nyo, ipinabitag nyo, si Ben Tulfo nang papasok, iba na yung aura ko dyan. Iba ng personalidad ko. Opo, sir. I-agree ako. Alright? So, ngayon, ang gusto niyo mangyari ay? Makasuhan siya. Okay, sige. Para marinig naman natin, kabilang panig, hindi magiging balanse ang sumbong kapag hindi natin na marinig ang panig ni Edward Ignacio Olivares. Edward or Ignacio Olivares, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Sir Ben. Okay, Edward, ano ba nangyari dito? Bakit ikay... ipinatulfo ng kapitbahay mo. Nagsimula po kasi sa terreno dahil sa parking. Okay. Umaatrap po kasi ako. Okay. Po kasi hindi akin yung sasakyan. Talya po hanap po ay namin. Nagro-road. Si road test ko. Pag uwi ko, madilim. Umaatras ako dun sa may harapan nila. Okay. Tapos po, nakikita naman niya ako umaatras. Iniharang niya po yung motor niya at binusinahan niya ako ng todo. Mm-hmm. Okay. Yung po ang nangyari, tapos nagsalita siya sa akin. Sabi ko, nakita mo na akong umaatras, bubusinahan mo pa ako, iaharang mo pa yung motor mo. Hindi mo muna ako pinatapos na umatras. Mm-hmm. Hindi wala sa akin yung talunan, sinasabi ko sa kanya. Okay. Kasi ang dami na sinabi na kung ano-ano. Mm-hmm. Ang sabi ko, imbis na humingi ka ng pasensya, tapos pa yung problema, ang dami mo pang sinasabi. Mm-hmm. Yun lang naman po ang nangyari. Edward? Yes po, sir. Galit ka ba? Ay, hindi po, sir. Edward, makinig ka. Yes po. Ayoko nang natatas ng boses dito, ano? Pag ako nang humaharap, iba na ako. Ibang po, sir, hindi po. Ganto lang po talaga yung boses namin. Iba ako. Pwede ba igalang mo ako? Maghinahon ka, mahinahon ako. Okay? Apo, sir. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa'yo, pumunta ka sa bahay mo, tama? Yes po, apo. Totoo po yun. Paglabas mo sa bahay mo, may dala kang slingshot. Na sling bag, tama? Yes po, apo. Bumunot ka sa slingshot mo. Mm-hmm. Yes po. Ng baril, diba? Yes po. Mm-hmm. Kung na isa katuparan mong napatay mo, binaril mo, itong lumapit sa amin, ang tawag niyan? Okay. Alam mo ang ibig sabihin niyan? Sir, alam, hindi, ang tao, alam mo anong ibig sabihin yan? Murder yan? Yes po. Pero hindi po mangyayari, sir. Hindi, yun ang ibig sabihin. Makinig ka muna sa shut up and listen. Yung umalis ka, pumunta ka sa bahay, alam mong ginawa mo, kumuha ka ng baril. At sabihin natin, kahit toy ganyan, slingshot. Pumunta ka sa bahay, ng may bahay, sa harapan ng kanyang bakuran, pinapalabas mo siguro, nakikita sa CCTV, hindi magsisinungaling yan. Hindi po. Isandali, makinig ka. Yung ginawa mo, kahit totoo o hindi, sasabihin mo, nikilado yung baril na yan, a great threat yan. Ang isang bagay na kumbaga pinagplanuhan mong bumunta sa bahay mo para kunin ang baril mo, may tangka ka, may kalaga, may kumbaga, ito'y parte na to. Murder kung sakaling pinatay mo siya. Pero di sa parting to, sinadya mo to eh. Pinagplanuhan mo. Pwede talagang pumunta ka, nag-effort ka para kunin yung baril na yan. Anong ibig sabihin yan? O ngayon, sige, etong nangyari. Bakit kay tapang-tapang mo sa harapan ng bahay na hindi sa iyo, tapos pumunta ka riyan, tapos nakatayo ka, nakita ang CCTV, bumunot ka ng baril dyan sa sling bag mo, na hindi mo na pag-aari? Apo. Narinig mo ba ako?
Yes po, sir. Ididikdik ko sa kokote mo kung yung baril na palo ko sa ulo mo yan. Huwag ka loloko-loko sa akin. Narinig mo ba ako? Okay po, sir. Po, nakikinig po. Pag ako pumunta rin at makita kong baril mo, kukunin ko yung palo ko sa ulo mo yan. Hindi ako nagbibiro. Lintek yung ginawa mo na yan. Parang akala mo siga ka. Tanong ko sa iyo, anong klaseng baril yan? Mahaba ng konti. 45 ba yan? Ikilado? Sir, anong klaseng baril yan? 45 ba, sir, yung 1911. Alright. 45, 1911. Tanong ko sa iyo, may L-top ka ba? Sir, wala po. Wala. Wala. Okay, makinig ka. Okay, makinig ka. Gun ban ngayon, wala kang lisensya, loose firearms yan, kinakailangan mabisita ka namin. At ilabas mo yung baril mo na nakita ngayon sa CCTV, isurrender mo yan. Kapag hindi, malilintikan ka. Sa linya ng telepono, ang Public Information Officer ng Region 4A sa PNP, si Colonel, Lieutenant Colonel Chitadel Algorian. Magandang umaga sa iyo, Colonel. Yes, sir. Sir, good morning po, okay. Sir Ben. Alright. Yes, sir, napakinggan ko po, sir. Mm-hmm. Ano masasabi niyo ngayon, Colonel? Wala siyang LTAP, may 45 siya, lumabas siya ng bahay niya, nandun siya, nandun, binunot niya sa sling bag niya. Kung makikita mo ngayon, sa harap ng bahay, nang hindi sa kanya, tinakot niya, grave threat, at pagkatapos yung baril na yan, wala pala siyang LTAP, 45, 1911, nikelado, inamin niya. Wala siyang LTAP. So therefore, Colonel, baka pwede ko pong kayong sabahan sa iyong chief of police, sa istesting niya na yan. Bisitahin at para kunin ang baril nito, kumpiskahin, masampulan, hindi above the law to si ano. Kasi may gun ban tayong, kahit na nga ako, lisensyado, license to possess firearms, may permit to carry, nare-respeto ko kung ano yung patakaran ng ating mga alagad ng batas. Pag sinasabing gun ban yan. Yes po, sir. Ito. So, i-report po natin agad yan sa Imus Police Station para immediately ma-actionan po agad natin. At yan po itututukan po natin because obviously, under po tayo ng gun ban, so may paglabag po nagawa. So, i-report po agad natin. Siguro po, papasamahan po natin ang ating pong complainant para ma-process po agad. Kung ano man po ang pwede nating i-file na complaint po against the person. Alright, Colonel, simple lang. Ako ho'y magsasuggest dahil gun ban po ngayon. Pwede po bumisita ang ating, ito po, yung ating chief of police dyan at ang pinakamalapit na presinto to visit him and ask and knock at the door dahil ito po'y pwedeng gamitin. Umamin siya, 1911, 45. Pwede pong ipasurrender at gusto po namin nakita, sinusurrender niyang baril niya, wala siyang karapatan, wala siyang lisensya, loose firearm, so therefore, pwede pong gawin ng pulis yan, makikipagtulungan po ang barangay dyan para bisitahin siya. Nandiyan ka ba ngayon? Itong nareklamo natin ngayon. Nandiyan ka ba ngayon, bossing? Sir, dito po. Makinig ka, okay? Edward Ignacio Olivares, isurrender mo yung loose firearms mo. Wala kang karapatan magbaril, hindi ka pwede magbaril. Hindi ka dapat pwedeng bigyan ng lisensya o LTAP. Narinig mo ako? I-surrender mo yan. I-surrender mo. Narinig mo ako? Opo, sir Ben, sige lang po. Makinig ka. I-surrender mo yan. Kahit hindi sa iyo. I-surrender mo dahil hindi sa iyo. Kasi kung sino man nagpahiram sa iyo, malilintikan din. Opo, sir Ben. So, siguraduhin mo, bibisitahin kita riyan kapag hindi mo ginawa. Hindi ako nagbibiro. Iso-surrender mo dahil makikipagtulungan ng barangay dito, bitag ng pumasok dito. Kukunin namin ang barangay to witness na yan. Using this, tatawagan namin yung firearms and explosive ng Kampo Krame at dito pala sa parting to, may problema ka lang, may kaso ka na. Kasalukuyan, pinache-check ng bitag at ito, wala ka talagang sinasabing LTAP. Hindi ka lisensyado, hindi ka rehistrado, ang hawak mong baril. Kanino yan? Hinaram mo? Or bumili ka ng sarili mo na meron ka, wala kang lisensya? Hindi po, sir. Wala po akong baril. Okay. I-surrender mo. Isuko mo. I-surrender mo. Ibigay mo. Sa mga, ito'y sa mga pulis natin dyan na bibisita sa iyo. Apo, sir. Ngayon pa lang, mananawagan na ako sa iyo. Maawa ka sa sarili mo. Magkakakaso ka. Gun ban ngayon. Opo, sir. Colonel, sabihin mo sa kanya kung anong kasong nararapat dito,
Kung ako sa iyo, etong ito, pag nagreklamo na to, wala akong pakialam kung sino ang kinakapitan mong talpulanong malaki dyan sa Cavite, babanggain ko yan si Bitag ako, lalo-lalo na sa mga taong nananakot, nangaabuso sa lugar, nagsisiga-sigaan, ikaw ang mga taong gusto ko makatapat. Paamuhin kita. Agila ka, gagawin kitang sisiyo. Kobra ka, gagawin kitang bulate. Maayos ka. Tigre ka, gagawin kitang kuting. Buaya ka, gagawin kitang butike. Maayos ka. Colonel, nandyan pa kayo, Colonel? Opo. Well, ako po, Colonel, bahala na. Nasasabi ko na, galit ako sa mga taong kapareho nito. Inaabuso, gunban pa naman ngayon. Siguro, Colonel, makipag-ugnayan na po kayo. Kami makikipag-ugnayan rin sa Chief of Police dyan sa Imus. Pick up, kumari, to invite and then explain, if necessary, surrender. Kami po'y co-cover po namin yan dahil hindi po pwede ito. Kung ako po, yes, ay po. Collector po ako, arami kong baril, inaamin ko po yan, may ELTA po ako, may mga permit to carry ako dahil gun ban, hindi ko po dinadala. Opo. Yes po, kukunin po natin yung name po at address po ng ating pong person, na subject person, at immediately po, i-coordinate po natin sa Imus Police po. Okay. Especially pag nalaman to ni Chief PNP. Ako sa pag nalaman to ni ano ni General Karamat, ako sa CIDG, malilintikan tong bata na to. Kaya ikaw, Edward, umayos ka na. Tigil ng pagkakasiga-siga mo. May isang siga rito, talagang tuturuan ka kung paano maging siga. Sa tamang lugar, huwag ka mananakot. Dahil isang araw, ito, pinadadama ko sa iyo kung paano ka matakot ngayon. Matakot ka sa batas. Matakot ka pag wala ka sa lugar. Naintindihan mo ba ako? Okay, Colonel, maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat din po, sir. Alright. Asahan niyo po at action ang po agad natin. Alright, thank you so much, Colonel. Ngayon, sa inyo naman, takot pa kayo? Gusto mo, busko mo, punta ako roon sa harap niyo. Ikaw sa gilid ko. Harapin ko to, gusto mo? Hindi naman po, sir. Ano lang kasi, iniisip ko lang kasi yung kasawa. Oh, makinig ka rito. Olivares, Edward. Edward. Sir, makinig po ako. Umayos ka, parang mukhang kumakasa ka, makinig ka. Pag ito ginalaw mo, kapag ito tinutukan mo ulit, babalik ako dyan, tandaan mo to. Galit ako sa mga tao, nagsisigasigaan. Hindi po, gusto ko nga po makipag-ayos sa kanila. Ay, nako. Bago ka magpag-ayos, kaso muna. Sampa muna ng kaso. Ramdamin mo, namnamin mo ang mga batas na nilabag mo, okay, hindi ka apabdalo. Pagkatapos ka makasampa ng kaso at makulong man dyan sa ginawa mo na yan, tsaka sila aareglo sa'yo para matikman mo kung paano ngayon, this time, na maging matino ka na, matuto ka, magdusa ka. Alright? Antayin mo na lang ako, shut up! Antayin mo na lang kami dyan, okay? Takot ba kayo? Hindi ka na dapat matakot. Ako na lang sasabi sa'yo. Sungkiting ko yan. Alright? Opo. Humarap ka na sa tigre. Ikuting lang yan eh. Matakot ka doon sa mga taong sabihin natin nasa tamang lugar, na pagtatanggol ka. O siguro natatakot ka eh, pero nasa panig mo ako eh. Yes, sir. Buisit ako sa mga ganyang klaseng personahe eh. Hindi ako nasisiga-sigaan. Likas sa akin ng siga, ikaw. O sige, kung takot to, di matakot ka. Hindi naman kasalanan kung matakot ka. Ikaw, takot ka pa? Hindi na, sir. Ah, good! Ano, bapit ka dito? Ay, five. Okay. O, tigil na yan. Wala nga, hindi ka natakot. Usap tayo sa baba. Opo. Opo, sir. Alright? Opo, sir. Edward ka. Ito po ang isang pambansang sumbungan. Servisyo, tulong. May tatak. Tatak, Tulfo. Ipabitag mo. Wow! Susunod. Mga empleyado ng trucking company nag-inuman sa loob ng barracks. Kinabukasan, sabay-sabay tinanggal sa trabaho. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag Ipabitag Mo. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, nag-iisang Tulfo sa media, dahil yung dalawa, mga politiko na, so nag-iisa na lang yung public service na
Hashtag ipatulfo mo, ipabitag mo. Mga boss, una sa lahat, kami po ay magsasabi sa inyo, ano? Ang pamamasukan o pangangamuhan, may mga patakaran na sinusunod. Kung sakaling nagkamali ang mga tao ninyo, pagsabihan nyo, bibigyan nyo ng warning, bibigyan nyo lahat ng mga kaukulang papeles na dapat ay nakasulat kung anong paglabag ang kailang ginawa. Kami sa hashtag ipabitag mo si Bentulfo, hindi natitinag kahit sino. At pagkatapos magbabanta kayo na magdedemanda kayo kapag inere namin ang istorya, nek-nek nyo. Sabihin nyo yung salelong yung panot. Hindi kami natitinag kahit anong pagbabanta ninyo. Pero titerhan namin kayo ng kunting privacy at tuturuan namin kung paano magsampa ng kaso para mapangalanan kayo. Ikaw, kumpanya, employer, makinig ka. Lakong pakialam kung sino mga abogadong pinahahawakan, kung sino mga abogadong tuturo sa inyo. Gamitin yung hukuman. Alam namin ang mga teknikalidad, legalidad. Pag kayo'y sinumbong, may problema, sasagot na lang kayo. Hindi namin trabaho sirain puri ninyo. Baka masama lang ugali ninyo. Masama ang patakaran ninyo. Walang masamang tauhan, masamang amo meron. There's no bad student, there's only bad teacher. Learn it! Nag-iinuman daw ito sa compound ng mga kumpanya, itong mga empleyadong sabay-sabay sinibak. Ang employer, kumasa? Nagbabanta sa bitag? Alam mo yung detalye. So dami ni Mian, bakit kayo nandito? At anong dahilan? Ba't kayo nandito? Papalayasin daw po kami lahat. Bakit daw kayo papalayasin? Ang nagawa niyo? Bakit daw hindi natapos yung isang truck? Inuna daw yung inom. Pwede kasi kayo mag-inuman sa labas ng inyong tinitirahan. Pero pag kayo nasa loob ng compound, isang privilegio ang binigay sa inyo, manirahan sa loob. Pero may mga patangaran. Isasalan ko kayo lahat, okay? Isang sekretary sa isang company, nag-usap po akong nag-resign kasi po hindi ko nakukaya yung pagmumura niya palagi sa akin. Tapos pagsasabihan po niya akong tanga, ganun palagi. Nagkakamali po talaga yung mga tao, hindi naman talaga perfect lahat eh. Pwede mong pagalitan eh, huwag mong murahin eh. So nagpaalam po ako ng maayos talaga. Dinamay niya lahat eh ng tao eh, dinamay niya lahat eh. Ngayon ang masakit sa amin talaga, hinold yung sweldo namin na 2 weeks eh. Wala kaming kapira-pira talaga, tinanggal talaga lahat ng tao. Kasi taga Mindanao kaming lahat eh. Kaya sa isip nila, wala kaming mapupuntahan pag binaalis nila kami, wala. Nirecruit mo sa Mindanao tapos ginaganito mo, agad-agad mong palayasin. Ako totoo talaga ako kung balak sumama sa kanila kasi kay boss ako eh, kung katiwala ni boss. Mahiya ako kay boss. Pero hindi ko kayang ipalit ang hiya sa awa sa mga tao ko nga tinanggal niya. Kasi ako nag-hire niyan lahat. O kinuha ko silang bilang driver, ma'am, sa Mindanao, Balensya Bukid nun. Magpahanap rin si boss talaga. Pinili ko na yung mga halos kamag-anak ko. Linggo, nagulat na ako kasi nag-inuman kami. Lunes hanggang Sabado, biyahe po talaga kami. Halos araw gabi. Nangyaring mandiyan kami lahat, mahinga. Nangyari talaga ang katuwaan. Eh, yun ang katuwaan na ma'am, tayo-tagay. Nagulat lang ko nung Linggo, kinuha ng mga susi. Si daw, hindi na pa-drive-on sa truck niya. Kasi daw, malasing na. Kaso hindi ko matis yung mga kasama ko. Lalo na ngayong inulban niya yung si ina, sahod namin, kahit gididak niya lahat sa mga kas-advance namin, wala na akong natira. Paano ngayon kakainin namin? Nandito pa lahat pamilya ko, nag-aaral pa ang dalawang bata ko. Ngayon, ang problema namin ngayon, Bukid nun kami, Mindanao kami, saan kami titira? Tulad ngayon, hindi na kami makauwi sa barak namin. Nandun pa mga gamit namin. Yun ang pinaka-problema namin ngayon. Dapat po, ma'am, hindi nyo sana binigla kami na tanggalin po agad, ma'am. Dapat binigyan nyo po kami ng due process po, ma'am. Para po makapag-isip kami, mga plano kami po, kung paano kami umuwi ng probinsya po namin. Dahil alam nyo naman po, ma'am and boss, at ako ay may tatlo anak po na maliliit pa. Ako po, sobrang hirap po. Hirap. Pero ngayon, pinapalayas niyo po kami dyan. Sana po kami pupunta. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo.
Gusto sana namin maging balanse dito sa sumbong na to, kaya lang may teknikalidad, may legalidad. May mensahe ako sa inyong mag-live-in na may-ari, ha? Makinig kayo. Pag untugin ko mga ulo ninyong putres kayo, eh. Maayos kayo. Kala nyo siguro magbabanta kayo, mag-usap po kami ng kaso. Sundutin ko ngalangala ninyo, eh. Makinig kayo ang dalawa. Kayong mga amo. Etong mga ito, taga Mindanao, medyo may pahirap kayong ginawa. Marami sila. Na alam ninyo, pinarurusahan ninyo, kinakastigo ninyo. Kastigo ang ginawa ninyo. Hindi disiplina. Hindi disiplina. Hindi nyo sinunod yung tamang proseso. Kung nagkamali ang mga tao, pagsabihin, bigyan ng warning. Kung sakaling mali man sila, dahil sibakin nyo sila, nakasulat sa papel, ibigay nyo ang nararapat para sa kanila. Ako mismo nagsasabi sa inyong mga, may makakasa kayo, ha? Maayos kayo. Ngayon, sabi nga ng isa dito, simple lang naman, kausapin, huwag pinagmumura. Ang bang tingin nyo sa tao, mga hayop? Kundi ba ng isang katerbang mga pendeho? Anyway, una sa lahat, alam ko ang naging problema sa inyo. May patakaran sa loob ng sinasabing kumpanya. Kung kayo natutulog doon, stay in. Natural, bawal ang mag-inuman. Hindi malinaw sa akin kung sinabi kahit na day off ninyo, huwag kayo mag-inuman sa loob ng sinasabing bakuran or sa loob ng compound. May sinabi pa sa inyo? Wala, sige. Gano'n nakatagal kayo nagtatrabaho sa kumpanya? Ako sir, 5. 5 taon. Nagsabi ba sa'yo, bawal ang alak sa loob, bawal mag-inuman sa loob ng kumpanya na to? Habang... Okay. So, kayo stay in lahat. Kaya lang, ano bang naisipan ninyo, bakit kayo nag-inuman noon? Masarap ba yung alak sa loob or alak sa labas? Pag dinala nyo bang alak sa loob, mas matamis-tamis? O iinom kayo ng alak sa labas, medyo mapakla? Gusto ko lang maging magaan kasi may mga ganyang klase. Halimbawa, ikilala kong William, driver ko yun, eh. Nakipag-inuman doon sa Antipolo. Kinadiskrasya sila. Kasi masarap-sarap daw ang inuman sa itaas ng bundok na Antipolo. Kaya pag-uwi, nadiskrasya sila. Kasi ibalaw yung lasa ng alak pag nasa itaas ng bundok. Kaya pagbaba, disgrasya, yun. Ngayon, ang pangalan, William. Okay. Kayo naman, ano ba meron dyan sa alak ninyo? Bakit nag-inuman kayo? Matamis bang alak sa loob ng compound? Malasa, lasang tuba? Hindi, sir. Ito, sir. Kasi, pag sa labas hindi, kami... Hindi, ako nagbibiro lang ako. Gusto ko lang pag-ainan. So, alam ko naman, wala namang, bakit kayo nag-inuman sa loob? Pwede naman kayo pwedeng sa labas. Parang kutals, araw naman ng Linggo. Hindi naman kayo kinadena, hindi naman kayo pinusasan, eh. Hindi ba? Pwede, malaya naman kayong lumabas para mag-inuman. Bakit naman kasi kayo nag-inuman sa loob? Wala namang masama kung uminom at hindi naman kayo pinipigilan. Siguro, ayaw niya lang mag-inuman kasi pwede magdahilan nag-away. Naiisip ko rin yung kokoteng nakatuwad nitong may-ari na to. Okay? Paano ba ang kokoteng nakatuwad? Yung puwet niya nakatutok sa langit, yung bumbunan niya na nakatutok sa lupa, Isley. Narinig mo ba ako? Can you imagine? Yung ulo mo nandiyan sa, para kang manok, yung puwet mo kaya nakatuwad yung kokote. Hindi. Ngayon, bossing. Nagtipon-tipon kayo ng September 30. Tama? Mga trabador, driver, dahil day off, nagkakayaan kayo na mag-inuman sa harap ng barracks maghapon. Okay? Nalaman ng magka-live-in na may-ari, nag-inuman kayo, nag-desisyon na kunin lahat na susi, hindi na pinayagan ibiyahe ng truck, okay lang yun kasi sila ang mamayari para mag-deliver ng mga materyales, tinanggal kayo sa trabaho, hinold ang sahod ninyo for 2 weeks, bukod pa roon, wala rin kayong matatanggap na kahit anong benepisyo mula sa kumpanya dahil pinagtatanggal kayo. Meron bang binigay na sulat sa inyo kung anong nakasulat doon? You are all terminated because drinking under the inside the premises is a violation stated in our nakasulat doon sa papel. Wala. Basta na lang kayong tinanggal. Pero umamin din kayo na may pagkakamali kayo, ha? Hindi ko kayo
May mali. Ang malaking kamalian naman, pag ikay isang amo, turuan mo ang mga tao mo kung anong tama. Yan ang papel ng mga amo kasi para silang magulang. At may pananagutan ng amo para mga ito'y mga magpaliwanag at sabihin kung ano yung tama. Kuminsan nga kahit na ma-ehekutibo na pinapaalalahanan pa kasi kuminsan gumigaywang-gaywang, 'di ba? Yang kanilang pag-iano. Mga taga-bukid noon kay lahat nagrereklamo. Kayo ba yung mga katutubo? Hindi po, sir. Hindi wala ang katutubo siya. Hindi kayo mga higay noon. Okay. Wala kayong mauwian dahil pinalayas kayo. Sa ngayon, sir, andun pa daw. Pero meron ng memo. Hindi, pinalayas kayo, wala kayong nauwian ngayon. Saan kayo natutulog? Sa gabi, sir. Tuloy kami dito sa barangay Kamuning. Sa may Kamuning. Barangay. Alright, sige. Sa linya ng telepono si Ms. Belen Nicasio, National Labor Relations Commission, Santa Main Office. Magandang umaga. Okay, siguro mas maganda ka na. Sige, okay, sige. Alright, siguro, tausapin natin survivor. Miss Belen Nicasio, magandang umaga sa iyo, ma'am. Ay, yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. At okay. Sa inyo mga taga-subaybay. Okay, thank you so much, ma'am. Live po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36, and sa ating digital platform, nationwide, worldwide, netwide. Ma'am, may dudulog lang po yes, sana kami sa inyo. Ay, ito pong mga empleyado na to, nagtatrabaho po sila sa malaking ay compound na maraming truck. Kaya lang, pinagsisibak sila, ma'am, kasi una, nag-inuman sila sa loob ng kumpanya, pero araw po ng pahinga, Sunday. Okay? Kaya lang, dito sa ginawa sa kanila, kinuha mga susi, sinibak sila, stay in sila, taga Bukid nun. Ngayon, pinalayas sila. Wala man lang sulat daw na sinasabi kung anong kanilang kasalanan, although nagkukulang sila, maami sila pagkakamali, wala sila matuloy, hindi binigay ng kanilang sweldo, at para na lang, sinibak lang sila, pinalayas na sa lugar. Ano pong advice ninyo ra? Ano nakikita ninyong mali rito, ma'am, sa sistema? Unang-una, sir, pag mamamasukan ka, dapat alam niyo po yung polisiya ng kumpanya. Tama. Kung pinagbabawal po ang pag-inom sa loob ng kumpanya. Linggo po yan, ma'am, ha? Linggo, ha? Wala pong pasok. Pareho pa rin po yan. Ano man pong araw, siyempre ang magtatakda po yan, kung may-ari ng kumpanya. Yep. Management prerogative, sabi nga po nila. Okay, so kung may ganun pong policy, napawal uminom, ano mang araw, may pasok o wala, sa loob ng premises ng kumpanya, sundin po natin. Hindi po namin alam kung ano po ang nakasaad sa polisiya ng kumpanya tungkol doon sa mga pinagbabawal. At ano po ang katumbas nito na parusa, no? So, kung sakali po na hindi sila magkaroon ng pag-aayos ang pag-uusap tungkol dun sa nagawa nila at hindi po pinapayagan ng kumpanya na pumasok sila ulit doon, dito na lang po siguro sila papuntahin para mag-file para po mapaliwanagan din ang kumpanya. Hindi rin po namin alam kung ano po ang policy ng kumpanya tungkol dyan. Tama, ma'am. Maraming salamat sa inyong paliwanag. Maraming natututo dito sa inyong paliwanag, ma'am. Ma'am, ganito. Ang sa kanila lang, wala naman daw patakaran na nakasulat sila'y trabahador, helper, driver sa loob na sinasabing trucking company na yan. So, sa loob, stay in sila. So, they were assuming 5 years na nagtatrabaho. Iba sa kanila, more than na helper and driver na since wala naman trabaho, nag-inuman sila sa Linggo, ganun. So, wala daw patakaran, number one. Pangalawa, basta na lang sila pinalayas nang wala man lang, kumbaga, nakasulat, layas dahil nag-inuman kayo. And then, at the same time, may natitira pa sila mga sahod na hindi na makuha kasi parang disiplina or parusa ang ginawa sa kanila. Ma'am, sa parting yan, tama po ba ang isang employer na gawin yan na hindi mo, kahit na mali yung tao, isusulat mo kung anong dahilan at dapat nakasulat sa papel, paliwanag sa kanyang nagawang kasalanan kahit na sinibak na siya, the right of the worker to know kung anong kanyang ginawa. And at the same time, tama ba, ma'am, na hindi mo ibigay ang kanilang natitirang sahod? Opo. Wala po akong authority to advise, to give legal advice, pero ganun pa rin po sa aming experience dito po sa NLRC. Yung po sinasabi nila na walang patakaran, hindi po para sa kanila na sabihin yun, ano po,
yan po yung punto nila. Pero yung sinasabi po na walang proseso yung pagsibak sa kanila, yan po ay meron silang karapatan para maghabol. No? Yan po ay tinatawag natin na walang due process kung ganun po yung nangyari. At yung sahod po nila, maaari din po nila yan i-claim. Ito po sa kanilang photo file sa NLIC. Alright, ma'am, tutulungan po namin sila, ma'am Belanicacio. Kasi yung may-ari, yes, sir, ang ginawa ng may-ari na habang kinukunan namin sila ng pahayag, nagbanta sa bitag na magsasampa ng kaso, libel, kasi binanggit ang kalang pangalan, hindi pa namin binabanggit, ayaw lang mapakita ang kumpanya nila at ang mukha nila. Nagdudunong-dunong na parang akala mo pati kami kabahagi na parang kami mga empleyado ng mga kulokoy na to. Hindi namin binabanggit, pero as soon as makapag-file itong mga tao sa inyo, babanggitin namin ang tracking company na to na nagbabanta magla-libel sa amin. So ma'am, sasamahan namin to. At pagkatapos makuha namin ang ano dyan, ibabalik namin sa ere, and then tatawagan namin yung mga may-ari, kung ano man, kung sumagot man sila o hindi, importante malaman na meron silang ginawa, and that way hindi na kami mateteknikal. Yes, sir. Alright. Sige ma'am, ganito lang ma'am. Ma'am Belen, maraming salamat. Ay, yes, public service lang po to. Thank you so much. Maraming salamat din po sa inyong pagtulong sa ating mga manggagawa. Alright, sige. Alright, ganito ang gagawin natin. Mm-hmm. Tutulungan namin kayo. Thank you, sir. Sisiguraduhin namin, aabot na kayo ron. Kung kayo'y sinibak at may kayo pagkakamaling ginawa, may pananagutan din kayo. At hindi ko sinasabing tama ang ginawa ninyo. Amin kayo mali. Sabi niya man, siguro man kahit sa tahanan ko. Alam mo naman ako, may mga tao rin ako sa loob ng malaking, sa loob ng, hindi sa pamamahay ko, sa loob ng property ko, may nakatira doon, merong iba yung bahay ko, iba yung parking, iba yung para doon sa mga staff. Bawal manginom sa loob. Pagkapag nahuli ako, William, makinig ka, William. At sino pa yung mga toto? At sino-sino pa dyan? Malaman lamang kung nagiinuman yun, saksakan ko ng ano yan, gatas na marami talagang para magbulwa ka yan. Hindi alak. Okay, mali yun. Hindi rin ako papayag. Kaya may trabaho, kaya wala, bawal ang inuman. Kasi magiging sanhiya ng kaguluhan. O mali kayo roon. Okay? Aminin niyo yun. Tama yung may-ari doon. Kasi papapagmamay-ari niya. Pero hindi ko gusto at hindi makatao para sa akin, yung sweldong natitira ay dapat ibigay sa inyo. Pinagtrabaho niyo na yun. Pangalawa, kung ayaw nila makipag-usap sa inyo, okay lang. Basta yung pera ibigay. O nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayong amo kayo, ha? Mamagaan ng konti. Gagawin ko kayong mga bang... Ayos kayo, ha? Nakikinig ba kayo? Bigayin niyo mga sahod nila kapag ino... Hindi kayo. Okay. So, okay. Tutulungan namin kayo. Dapat makuha ang sahod para makauwi na lang kayo. Pero huwag niyo nang uulitin. Ha? Boss, okay ba sa atin? Kakaintindihan tayo? Kasi ipagtatanggol ko kayo nasa tama. Pag medyo mali, hindi ko rin kukonsintihin. Pero paintindihin ko sa inyo, huwag niyo nang uulitin. Sa parting to, hindi ko gusto nang pinalayas na lang kayo. O dinisiplina kayo, sinibak kayo. Pero yung sweldo ninyo, pinagtrabaho niyo, dapat ibigay. So ang gagawin natin, pupunta tayo sa NLRC. At doon, pagkatapos noon, papangalanan namin. Mukha nila papakita ko. Yung pangit ng mga hugis, kanto ng mga mukha nila. Para makita ng tao. Dahil, alagi isang pambansang sumbungan, hindi marunong magbiro, hindi marunong magbanta, ginagawa. May tatak tulfo. Pag ipinatulfo ka, ipinabitag ka, may estilo. Yung pagtulong at tatak tulfo, ipabitag mo, ipatulfo mo, si Ben tulfo. Oh, okay na sa inyo? Alright, usap tayo sa baba. At naging isang pambansang sumbungan, hashtag ipapitag mo. Susunod. Pangakong bayan ng NGCP, hindi pa rin naibibigay. Pobreng magsasaka mula Davao sa bitag pumunta. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipapitag mo. Ang pambansang sumbungan, hashtag ipabentulfo mo, ipabitag mo, or ipatulfo mo, pareho lang yan.
Mga boss, bilyong-bilyong piso ang ginagastos po na direktamenteng walang kinalaman sa power transmission at program development dito ho sa NGCP. Tulad po ng mga advertising, tulad po ng mga entertainment, tulad po ng mga janitorial services, tulad po ng mga kung ano-ano pa mong sinasabi na hindi po gumaganda ang transmission line sa kuryente. Pero ito pong mga magsasaka sa Davao, kinuhanan ng lupa, 5 taon hindi binabayaran. Hoy! 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 National Grid Corporation of the Philippines. Saan po kayo kumukuha ng tibay na sikmura at laman loob? Ba't yung nagagawa to sa mga simpleng tao? Mas maganda pakinggan natin yung dating presidente. Saan po? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Mga pobreng consumers sa mga probinsya, pinahihirapan ninyo sa inyong serbisyo. Pupugak-pugak na nga ang kuryente sa mga probinsya, NGRC, ano? Ang tawag dito sa lintek na to? NGCP. Basta't mga buisit ako, wala akong hindi ko na tinatanda mga pangalan, NGCP, QRST, QK, WXYZ, buisit kayo. Mga pobreng consumers sa mga probinsya, pinahihirapan nyo sa inyong pupugak-pugak na kuryente at servisyo ninyo, hindi, walang kwenta. Pati ba naman yung mga pobreng magsasaka, tinatalo nyo? NGCP! Pakinggan natin ang sumbong ng mga magsasaka mula sa Davao Oriental, nagbiyahe pa rito sa amin kagabi. Panoorin. Nandito po kami sa ipabitag mo kang Sir Bintol po para humingi ng tulong sa kanya kasi nanggaling pa kami sa probinsya namin doon sa Davao Oriental para pumunta dito sa Bitag. Humingi kami ng tulong tungkol sa aming lupa doon sa Valencia Tugbok, Davao City na tinatayuan talaga ng NGCP. Ang irereklamo namin ang NGCP doon sa Mintal Tugbok, Davao City kasi tinatayuan nila ng tower na hindi kami binabayaran. Ang binabayaran lang nila yung mga tanim na pinuputol nila na ang halaga ay 160,000 at yung 33,000 na renta nila sa pagdaan sa aming lupa at paglagay nilang materialis. At hindi pa sila kontento, kinuha pa nila ang original na titulo sa amin. Ang gusto lang namin, humingi kang Sir Bintol po na ang tulong na mabayaran kami at maisauli sa amin yung original na titulo. Kasi ang hirap naman namin, wala kaming ibang inaasahan. Yun lamang, wala na kaming ibang maaasahan. Baka kayong panging binigay ng Panginoon sa amin na makatulong. Kung saan matabang na ako sa imo? Na mag-cancel kayo, mariklamo ko kayo kung bayarin nila sa... Hindi ka pag-ibayaran? Wala pa na dawat? Wala pa. Ako, ibayaran ako itong mga tanong, Sir. Gibayaran ka ng tanom, nimo, gigiba. Unya, kung gusto nimo, bayaran ka dito sa gibutang nila na tao sa iyo, nimo. Tukuran. Kung sa mga giingo nila, bayad sila ang tukod. Ng... Giingo man sila nga, kita ka ang pag-23, ano, kasi una kita na lang sa 33,000. Rintala to, pag umagi sila sa... Right on, boy. Tukuran nila. May kakita ang kikigi. Pa, dito sa bukit, pag ilan check-in, atas buha. Pa, unsa man ang check-in, sige. 10,000 may lansuan. Unsa man, pila man ang ginapangayo ni mo na renta dito sa gitukura ng tori. Sila na may kabot-bot, Sir? Sila ang kabot. Wala permiso sa imo. Naba mo'y kontratang gipermahan. Wala. Kinsa man ang representa sa isa ila, barangay captain, ikaw la. Kinsa man? Taga-opisina mo, Sir. Taga-opisina ni mo? Inyo-check-in. All right, you got it. All right. Take this. He was only paid 100,000 pesos for, you know, for the plant that was basically cut down, the trees, Caimito, all the other trees there. That was it. It's not clear to him exactly how much. So we need to make it clear how much. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kawawa naman po sila kahapon, pumila sa Bitag Action Center. Paggabi na, magamang sila Patricio Senior, Patricio Junior, Lino Carinosa. Mula pa sa Davao Oriental, hindi pa sila makauwi ng probinsya. Kaya't kagabi ay pansamantala silang dinala namin po sa Hotel Sogo. Ayan, salamat naman sa Hotel Sogo. Napakabait talaga itong sa may Timog. Lahat po ng Hotel Sogo, ganun po sila. Sa Timog Branch, particular, mga nagrareklamo. Diyan po namin dinala. Katuwang po namin pagdating sa public service. Kami nagpapasalamat po sa mga public service partner po namin. Maraming salamat, Hotel Sogo, sa libreng accommodation at pagkain para sa ating mga complainants. Ngayon, magandang umaga sa inyong tatlo. Kumusta naman kayo? Katulog naman kayo na maayos? Opo.
Okay ba sa inyong Hotel Sogo? Opo. Mingaw ba mo? Okay lang kapat, sir. Ah, hindi, hindi kayo nalungkot. Hindi naman, sir. Okay bang pagkain? Okay, sir. Chicken? Okay, happy naman, sir. Ah, happy, happy, okay. 2018, kinuha ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, ang kanilang orihinal na titulo. Para saan? Ba't mo kinuha ang titulo? Binayaran ang kanilang mga tanim na niyog na nagkakahalaga ng 160,000 pesos. Nagbigay rin ang NGCP ng checking may itong 33,000 pesos na halaga para sa daanan ng kanilang lupa at paglalagay ng materyales. Subalit ang bayad sa lupa mismo wala pang binibigay ng NGCP. 4,337 square meters ang sukat ng lupain ng mag-ama, subalit 1,888 square meters ang sakop at tinayo ng tower ng NGCP. Ang kanilang lupain ay tinamnan, may tanim po ng niyog, prutas, kung ano-ano po yung mga ganyan na sinasakin ni Patricio Carinoso Sr. Ngayon, sama natin sila ngayon, okay? Okay. Ikaw na lang siguro kasi Bisaya to para hindi na sa... Okay? Alright? Tanong mo sa kay Senior Patricio, okay? Senior. Bakit kayo nandito ngayon? Anong matutulong ko sa inyo? Ano sa mga matabang na ako sa inyo? Mabay, Tagalog. Anong matutulong namin sa inyo? Humingi ng tulong, sir, tungkol para magreklamo sa inyo tungkol dito sa aming lupa. Okay. Binayaran ba kayo? Binayaran kami, sir, tungkol lamang sa mga tanim. Tanim lang? Tanim at saka yung renta sa pagdaan ng mga materyales sa aming lupa. Hindi ko maintindihan bakit kinuha, tanong mo sa kanya. Ikaw ba si Mr. Patricio Senior? Nga naman gikuha ang titulo ninyo na gusto man lang nila magrenta sa lupa ninyo. Ngunit sa mga ilabtan ninyong titulo, bakit kinuha ang titulo ninyo at bakit pinakialaman? Eh wala namang kinalaman doon sa pagrarenta. Ikaw ang sumagot. Pero meron na, sir. Diba pa? Bigay mo sa kanyang mic. Okay, sige, sige. Okay, sige, sige. Pero meron na, sir. Dito ang gusto sa bukid. Mm. Kuha ko ng titulo, ako na kuyatag. Yan niya ulit sila balik. After mga hapit na bulan, niya balik po sila. Balik-balik sila, parang tapos kinukuha talagang titulo. Ikaduha. Ikaduha balik nila, akong taga-agsirok, di man mudawat. Gusto nila talagang original. Bumalik sila, si Xerox ang binigay mo, ayaw na tanggapin. Gusto original. Pagka ikatulo, balik nila, ako nang yatag eh. Binigay mo na. Ningo mo si Geraldine nga, ulit mo yatag, nalika bayaran. Ah, ganun. Mm-hmm. Sige. Nakausap ng aming staff ang isa sa mga NGCP right-of-way supervisor at ayon sa kanya, hindi siya authorized para maghayag ng impormasyon. Lintik kayo. Gusto niyo masenado? Mas matakot kayo sa akin kaysa senado. Lalamunin namin kayo rito. Hindi lahat magagawa ng senado. Ayon pa sa mga gumawa ng letter ng clarification, ang mga nagrereklamo ay naka-attach dito ang dokumento ng kanilang pinanghahawakan. Mm-hmm. Ayon pa dito. Okay? So, sa parting to, medyo may nakikita po kami na pang-aabuso sa kapangyarihan doon sa sinasabing pobre naglalapitan sa atin. Ayaw nila magpaliwanag, wala sila, nahihiya siguro sila. Tingnan po ang NGCP, okay? Kung titingnan po natin mga boss dito sa parting to, maganda siguro kung bigay siguro dyan charm, pakita natin. Kaninang umaga, tinalakay po namin to. Napaka ito para maintindihan siguro dito. Yung kaninang umaga, yung aming topic, kung mga bossing, ito po yung aking sinabi kaninang umaga. Ha? Itong sa kaninang umaga, bagay na dapat maalaman po ninyo. Okay, sige. Knowledge is power. The better you know, the better you understand, the better you take control of your circumstance. Sa mga naging kalbaryo ang buhay dahil sa pupugak-pugak na kuryente sa probinsya, itong dapat malaman ninyo. Okay, kayo dyan sa NGCP, kinig kayo. Sabi ninyo nalulugi kayo, bilyong-bilyong perang nakukuha sa inyo ng Chino, 40%. Hey, tapos, bilyon-bilyon. Kaya ayaw silang payagan ng Energy Regulatory Commission, ang ARC, itaas ang singil ng pupugak-pugak na kuryente sa konsumo ng mga konsumidong mga nasa probinsya, NGCP. Ayon sa NGCP, sa kasaysayan daw ng kalapagsiservisyo, hindi raw sila kumikita tulad ng inakala ng mga
ng ito'y senador. Special mention, utol ko si Rafi Tulfo, Rizon Taveras et al. Kung saan binabanata ng husto ang dalawang magigiting na senador kasama si Tul Rafi. At ang kalamang kasamahan sa kalidad ng serbisyo ninyo. Hindi lang pala mabantot yung serbisyo ninyo, mapanglamang pa kayo. Mapanlin lang pa kayo. Sa loob daw ng 14 na taon, from 2009 hanggang 2022, napag-alaman, bilyong-bilyong pisong ginastos ng NGCP sa loob ng 14 years na walang kinalaman direktamente sa Power Transmission Services or Development Projects. Mantakin nyo, Janitorial Services, Security, 8.7 billion pesos, ayan. Public Relations, PR, 2.3 billion pesos. Sa Entertainment and Representation, bakit meron ba doong isip bata na kain-kain ng cake? 1.67 billion pesos. Sa Advertising, Jesus Maria Josef, 1.1 billion pesos. Pinakamalaki, Repair and Maintenance ng kalampu-pugak-pugak ng supply ng kuryente, ay imabot po yan, 12.2 billion pesos. Nakita niyo mga boss? So, pagdating naman doon sa mga right of way, mukhang nakatago. Saan kaya yun? Miscellaneous. Ngayon, bakit nandito po sa atin itong mga pobre? Sila po'y nalinlang. Kinukuha ang titulo nila na wala namang kinalaman dahil parang binili mo na ba ang titulo ng mga itong pobreng magsasaka na pumunta rito? E nagbabayad lang sila ng 133,000 pesos para sa mga tanim na sira at renta na 33,000 pesos. Ang ginawa, kinuha pang titulo. Ang kakapal na mukha. Kausapin natin yung katuwang natin na abogado. Si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Bentulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Nako po. Mukha po yata ang antindi naman ang kaharap nyo, Ginoong Bentulfo, dito sa... ginagawa ng NGCP. Grabe. Ito naman sila. Kaya nagbiyahe pa mo Davao Oriental kagabi. Naawa naman kami sa mag-ama. Dito sila. At ang gusto lang nila, attorney, wala naman silang kasulatan, kundi kinuha na ang titulo. Nagbayad ng 133,000 pesos sa umpisa pagsira ng mga tanim and right away ng 33,000 pesos sa pagdaan pagkat the same time sa renta. Ang tanong, ano pong magagawa natin dito sa kanila na ayaw sumagot ng sinasabing kanilang ito po sa right of way, papangalan dito sa... Ito pong sinabi sa right of way, attorney, para mas maganda makita niyo. Opo. Okay, ito po sa sinasabing right of way, dito. Nakausap ng staff, itong right-of-way supervisor at ayon sa kanya, hindi sila authorized para maghayag ng impormasyon. Dapat daw gumawa ng letter of clarification. Ang mga nagrareklamo, mga magsasaka ha? Kita mo kung paano pagsamantalahan? At naka-attach dito ang mga dokumentong kanilang pinanghahawakan. Attorney, kung kakausapin po natin ang matandang, ito'y galing na sa amin, sabi ko, dalhin nyo rito mismo ang nagmamayari yung ama. Dumating dito, naawa naman ako. Kinuhan titulo, attorney. Wow. Anong gagawin natin? Anong aksyon na gagawin ngayon ng hashtag ipabitag mo sa pamamagitan ni Attorney Batas Mauricio? Maraming salamat po, Ginoong Bentulfo. Ang una po nating dapat gawin dyan, ipagpilitan natin sa kanila, ibalik yung titulo. Dahil wala po silang karapatan, Ginoong Bentulfo, na humawak ng anumang titulo maliban sa may kautusan ng hukuman. Ito po ay isang, tama po kayo, pang-aabuso, pagmamalabis, at maliwanag pong katiwalian o di kay korupsyon sapagkat nagbigay sila ng hindi makatwirang pinsala dito po sa mga mamamayang taga Davao del Norte. Bakit po ganoon? Hindi po pwedeng kumuha ng anumang dokumento ng pagmamay-ari ng lupa ang sinuman lalo na yung mga original ang anumang ahensya ng gobyerno kung hindi po sa kautosan ng gobyerno sa isang particular na expropriation proceedings. Mm-hmm. E dito po sa pinag-nilalahad, ito po ang Ginoong Patricio, Senior at Junior at saka po ni Lino, may maliwanag naman po na walang expropriation proceedings at wala naman pong dumadating na mga papel galing sa husgado sa kanila. Illegal po ang kanilang ginawa. At pagka hindi po nila ibabalik ang titulo at hindi nila titigilan ang paggamit sa lupa nitong mag-aamang ito, maliwanag po. Ang unang gagawin natin dyan, hihingi ng tulong ng Ombudsman upang ang Ombudsman mismo ang kumilos. Sa ilalim po ng Ombudsman Act of 1997,
meron po yung tinatawag na mandatory power sa ombudsman upang utusan ang sino mang official ng gobyerno, gaya po nitong iniimbestigahan ni Senador Rafi Tulfo, gaya ng iniimbestigahan ngayon ni Ginoong Ben Tulfo, ipatulfo nila, ipatulfo natin, dahil napakatindi po ng kapangyarihan ng ombudsman tungkol dyan, Ginoong Ben Tulfo. Ano naman, Attorney, magagawa ng Office of the Solicitor General kung meron man? Abay, ang Office of the Solicitor General po, may kinalaman ng mga petisyon para po magkaroon ng expropriation. Pagka po hindi alam ng OSG yan, naku po, eh lalo na pong magagalit ang Office of the Solicitor General dahil nilalagpasan po sila at gumagawa ng illegal sa kanilang likuran. Aba, eh, kung ako po si Maynard Guevara, kikilos po ako dyan para matigil yung ganyang abuso sa mamamayan. Okay, dyan, Attorney, maging bahagi. So, dito sa parting to, susulatan muna natin siguro dahil gusto lang opisyal na liham at papakita rin natin, ititimbrehan na rin natin yung Office of the Ombudsman sa ginawa nila. Siguro ganun na rin sisikap ng Solicitor General's Office para makita kung itong mga lumagpas ba, overreach kung tawagin, sa aksyon na ginawa dito ng NGCP. Tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo, sulatan po natin. At gaya po ng binabanggit natin dati dito sa Pabitag mo ni Ginoong Ben Tulfo, aba eh, kailangan po natin kumilos para mapakita ang servisyo ng Bitag ni Ben Tulfo para po dito sa mga babayang naapi, lalo na ng mga ahensya ng gobyerno. Ginoong Ben Tulfo, kahanda po tayong tumulong sa paggawa ng mga sulat na yan. Alright, kailangan namin ng tulong ni Attorney Batas Mauricio dito sa mga kababayan natin. Itong tatlo na to, nagbiyahe pa, gumastos pa, nag-effort pa. Kaya napilitan kami patirasal sa Hotel Sogo na katuwang natin sa ating Action Center, sa ating public service, libre ang pagtira. At ito ay sinisiguro namin na pag-uwi nila, hindi sila yung masama ang loob nila. At least may nagawa tayo. At gagawin natin ang lahat para matawagan itong mga ahensya, hindi lang sa sulat, patawagan at kung kinakailan makaabot sa Senado. Maganda po yan. Lagi po, kaysa po ninyo ang batas sa inyo pong paglilingkod, Ginoong Ben Tulfo, at kami po ay nakandang tumulong, lalo na kung ang mga pagtulong ni Ginoong Ben Tulfo sa kababayang nangangailangan dahil mahihirap lamang. Salamat okay. po. Maraming Ginoong salamat, Attorney. Okay. Ganito ang gagawin natin. Tutulong kami sa inyo. Susulatan natin ang una sa kanila. Kasulat na yan, na ibalik ang titulo, nakasulat na yon dahil ibalik ang titulo, wala silang karapatan na kunin ang original na titulo ninyo. Pangalawa, walang karapatan na kumuha ang titulo ng property ng isang ahensya ng gobyerno. Illegal ito kapag ito'y, unless kung mayroong the law of eminent domain dadaanan, pero dapat binili na nila yun. Hindi mo po pwedeng kukunin, kung kinuha mo yan, babayaran mo. So dito sa parting to, susulat tayo rito. Okay, sa ombudsman, gagawin natin lahat ng mga ano. Pwede pa kaya nga ng prompter dito, baka hindi sila nakikinig sa loob. Ombudsman, 1997, mandatory power, Office of the Solicitor General, petition mga appropriation. Ginigay niyo sa loob! Okay, so para sa parting to, sinisigawan ko po sa loob ng ano, para lumabas yung mga napag-usapan kanina sa pamamagitan ng pag-uusap namin ni Attorney Batas Mauricio. So ngayon, gabay tayo ng abogado rito, okay? O mag-uusap tayo sa baba para matulungan kayo. Luoy man ko sa inyo, ha? Okay, say, mahal ninyo, nga naman parang mingo siya. Natugnaw ka ba diha? O hinaan mo yung aircon, kaya pala nang bihira. Kaya pala kanina pang parang ibon na binasa ng cold water. Kung si tugnaw ka pa diha? Gusto na yung mga ayaw ah, huwag na kayo. Natugnaw mo yung aircon. Pero dili din ang kuryente din, dili man in GCP, Meralco. No? Tugnaw kayo, pero ang kuryente ninyo dito, mga marama man na. Sabot ka, marama? Sabot huh? Yan. Marama. Hindi maramot, ang marama, magulang. Sino ba niyang sasalita dyan sa loob? O narinig kong salita ninyo, mga boses kayo, para kay mga anghel na, ewan kung may sungay, ha? Ikinig kayo dyan. So okay, gagawin natin ganito. Tutulong kami sa inyo, pag-usapan natin sa baba kung anong action na gagawin natin. Okay? Ang samanggi sakyan ninyo, aeroplano ba mo? Nagbarko mo? Aeroplano, sir. Uy, kuya wabay. Samanggi sakyan ninyo, aeroplano? Asia. Ha? Air Asia? Oh.
pila man ang pamasahin plate ninyo din padto din sa Manila. O kinig lang kayo diyan kung kayo para sa mga Bisaya to, para sa mga Cebuano, sa mga Bisayan speaking region. Mo man mi sa Davao ay kaguol kay bisitahin na mo muna. Unya suratsohon man atong katungtore nila. Ubos ang suratso. Oh, suratso. Lagriin natin. Putulin natin. Para unya bayad mo. Kung dili, tawagon nato mga ka, mga ano ba, mga pogi. Sabot nga mga pogi, daghan ka ay pogi pa dito sa Davao. Kato mga pogi, basing gatago, basa mga bukid diha. Butangan ba na rebintador na dako kayo? Para kasabot mo nga akong gi... Nakasabot, sir. Kasabot mo? Oo. Sigurado ka? Sigurado, sir. Sige, ingon sa ako. Unsa ang sabdani mo? Pakinig lang kayo ha, pinapractice kong Bisaya ko dahil oh, kayo dyan sa Cebu, baka every one month, isang linggo, naka-base kami dyan. O sa Davao, o sa isa. O, ang anag yahapong akong himoon. Gusto ni mo ikaw, sidekick na ako? Ha? Gusto mo biging kabayo? Okay. So, okay. Unsa man ang gustong... sultiyo naman sa ako, para ba na, kung saan ginahimo sa inyo? Add ko pa dito, balik-balik sa inyo? Ang taga NGCP? Oo, oh, NGCP. Katong una sir, katong pagkakawa sila sa titulo, sige, balik-balik dito. Sige, balik-balik. Oo, oh, kami nang utang na po namin dito, kaya duga naman mag-ibayaran. Mag-ibayaran, yata na po lang mag-isaw nito sa kuwan, opisina. Nabay barangay nagtanaw dito sa transaction ninyo? Pabay barangay na witness? Pagi sa barangay, sir. Pagi sa barangay? Kisaw ng barangay chairman ninyo? Gikuha ng titulo ninyo? Gikuha. Kasi ang ngalan lang nagkuha ng titulo ninyo? Nabay mong ngalan? Jiralin. Idralin? Jiralin. Iralin? Jiralin. Jiralin. Nabay litrato ng nawungi niya? Unsa mang hugis ng nawungi niya? Mukhang iring? O unsa man na? Iro? Kuha may litrato, sir. Kuha may litrato. Gikuha ninyo ng cellphone. Okay. Asan na ito makita si Iralin? Geraldine. Asan na ito pangalan naman nakabutang sa kuwan? Pangalan ko lang sa kuwan. Ha? Kasulat. Pangalan sa katong papel na among gay. O, asan man siya? Nag-add to ba rin sa balay ninyo? O, niya ito. Bisita sa inyo, ha? O. O, niya, gipakaon ninyo. O, ito. May painit man ito, sir. Ha? Painit lang. Walang mga, kuwan ba? RC. At a... Soft drinks lang. Gipakaon ninyo yung biskuit. Butang ninyo ng Dora. Dito sa, isa, dito ba sa soft drinks ba? O kung dili, lumay. Sabot ka lumay? Kasabot ka lumay? Oo, sabot, sir. Barang, kasabot ka? Kasabot yapon. Oo. Naka ba'y anting-anting? Wala, sir. Gusto niyo mo magka-anting-anting? Hindi, wala, sir. Naman ko, amigo dihan, ay party list, agimat. Kasabot nga agimat? Wala, sir. Anting-anting? Anting-anting na kasabot ko. Gusto niyo mo makilala si Aling Pokring? Ay, Alan Pokring, just guwapa ha man kayo. Just ga, kung kanyang, guwapa ka siya kay, kasi yan, kay kaning, ganyan, kaning barang ba? O niya, anong, de, anong, tuslok-tuslok ba ng manika? Naamo di ha? Wala. Sir. Okay, okay. Masalipay. O siya mang, first time mo ba nang ato sa Manila? Ah. Ano sa mga tanaw ni sa Manila? Guwapo sir, mga kuwan. Guwapo mga dagdago kay mga building. Gusto niyo mong puyo na din, he? Ali ko sir, kaya pamilya na ko ito. Ano pamilya? Namingaw ka na? Wala pa. Wala pa? O di, parang suroy-suroy pa kita. Asa man gusto niyo mong suroy? Ngayon mong so, gusto niyo mong mag-add dito, ano ba, yung maka-inom kita ng mga, ano, mga soft drinks. Soft drinks ba gusto niyo mo, or? Soft drinks. Dili? Soft drinks. Soft drinks lang. Hard drinks, ayaw niyo mo? Hindi, wako, sir. Namoy tuba dito sa inyo, ha? Ah, bawal sa mga, sir. Eh, kuhan lang ko, kanyang baptist man ko. Ah, baptist ka? Baptist ka? Kining anak niyo, baptist gihapon? Wala, muntik simba, sir. Wala simba? Nga naman ikaw di gasimba? Nga ano ka di gasimba? Ano sa mga ganyan ko? Uban ni mo, amahan ni mo ang simba? Dili ka ba? Kani anak ni mo?
Manghod ako, sir. Manghod din mo? O nga no, di kang uban kang simba magano ba mag dito sa service ng Baptist? Di pandam, sir. Pukuna. Ha? Di pandam. Mag-andam ka karoon sa ako, kay hawak ka sa andam ka na. Okay, ready ka na mag-simba. Mag-ipto servisyo. Okay. Uban ka si amahanin mo para mag-ano ba, para mag-imong huna-huna diha, mag-ayo na. Ikaw, uban ka sa tatay ni mo. Hindi man mag-apong ko, sir, panagsa, pero nag-simba ako, pero nag-apong bisyo. Kaya ko alam ko, kaya nga, sigarilyo lang. Naku. Dili ka Baptist? Sao na, sir? Katolik. Nga karon. Ah, Katolik. Ka, ikaw? Sa Katolik yapon, sir. O, kung ano man tatay ninyo, Baptist? Ako man lang ko, sir, nagkaroon Baptist. Ah, Baptist. Mm-hmm. Ikaw muna ay bisyo. O, oh, sir. Paano ako kanang inom di tagsara ka niyo? O, sayo, di ko. Kung inom man pag-uusapan, yan si Raul, tsaka si Ice Lee. Kana, man sirang ko, kasi maayo kaya na. Ultimo botelyo, ginakao nila eh. Muro chicharon. O sige. Okay. Okay. Usap tayo sa baba, ha? Okay. Eh, medyo inaayos ko lang mga bossing. Kaya nga nakausap natin kasi for the first time. Hindi natin pinagtatawanan. Nakikipag-usap ako sa inyo para medyo maintindihan ko. Alam ko naman mabigat sa inyong kalooban. Bumalik na kayo sa akin. Pero mag-uusap tayo ng maayos mamaya, ha? Okay? Gagawa tayo ng hakbang na kung anong gagawin natin. Higit sa sumbungan, embestigahan. At ano mga reklamong maselang, kapareho po nito, seryoso po ito. Hindi po biro, yung malayong lugar, pupunta ka rito, paabot mo lang sumbong, ipinabentulfo mo, ipinabitag mo, or ipinatulfo mo, pareho lang yan. Nagbiyahe. Kaya sinusukulian po namin na sila may tinitirhan habang nag-aantay po sila, tutulungan namin. Dahil ang nag-iisang sumbungan, may tatap. Yung tulong at serbisyo, tatak, bentulfo. Tatak, tulfo. Tatak, ipatulfo mo. Isa lang po yan, ipabitag mo.